magandang araw po sa inyong lahat. Gagawa po tayo ngayon ng strawberry jam. At dahil season na po ng strawberry ngayon dito, mura ko na po siyang nabibili. Meron po kasi akong pagre-regaluhan, kaya kinuha ko na po ang pagkakataong ito para ma-share ko rin po sa inyo kung paano ang paggawa ng strawberry jam. Tara po, simulan na po natin. Simulan po natin sa pag-alis ng tangkay. Pagkaalis po natin ng tangkay, huhugasan po natin ito at patutuyuin po natin. Pagtuyo na, pwede na po nating hiwain ng ganitong kaliliit. At meron din po akong sineparate na mga buo. Ganitong size lang po yung gawin natin. Pagkatapos po nating mahiwa ng lahat ng ating strawberry, pwede na po nating haluin ang ating mga asukal. Tatlong klaseng asukal po ang inilalagay ko dito sa aking strawberry jam. Una po natin ay ang ating brown sugar na 100 grams, ang granulated sugar na 100 grams din po, at ang pinakamahal na asukal sa lahat, ang Trehalose, 200 grams po yung kailangan natin. Haluin po natin itong maigi bago natin ilalagay doon sa ating strawberry. Kuha po kayo ng kaldero na katulad nito ng non-stick pan. At ilagay na po natin dito ang ating mga strawberry. Lagay na rin po natin ang asukal at haluin po natin maigi. Pagtapos po nito, ibababad lang po natin muna ang asukal at strawberry ng overnight. Or pwede nyo rin pong gawin sa morning at sa gabi nyo iluluto. 6 hours po kailangan ibabad natin para lumabas po yung mga juice niya talaga. Lalagyan din po natin ito ng lemon juice pag malapit na pong hanguin. So ngayon po, iwanan lang po muna natin ito dito at tayo po ay pupunta sa Daiso para bumili ng ating mga bottle jar na paglalagyan. Nandito na po ako sa Daiso. Tara po, samahan niyo na akong pumili ng jar na gagamitin ko. Ito na po yung mga jar na nabili ko. Bumili po ako ng merong notes na happy day for you. At yung isa naman po, be positive yung note niya.
Alisin ko lang po yung mga sticker dito at uhugasan ko pong maigi at saka po natin ito pakukuluan. I-sterilize po natin. At pagka-sterilize po natin ito, hindi po natin ito pupunasan. Itaob po natin sa tauban at hayaan lang po natin itong matuyong mag-isa. Ito po, ayan, tuyo na po yung ating mga bottle jar. At yung ating after 6 hours na strawberry, ito na po. Ready na po ito para iluluto na po natin. So, overnight ko po itong in-stay. Morning na po ngayon. So, iluluto ko na po ito. Bantayan po natin ang pagluluto nito kasi po, paglalo na pagka medyo malakas yung apoy nyo, kaya kailangan po, pag kumulo na siya, lalayan po natin para tanggalin po natin itong mga bubbles na nakalutang. Konting tiyaga lang po sa pag-alis ng bubbles kasi po magiging maganda yung ating jam pagka wala pong bubbles na naiwan. Ayan po, halos kalahati na po yung ating syrup. Hindi po tayo naglagay ng water dito ha. Syrup lang po yung ating pinang-boil dito sa ating strawberry. Pag ganito na po yung ating mixture, talagang malapot na po yung pinaka-syrup niya, pwede na po nating ilagay dito yung ating lemon juice. Lagyan na po natin ng lemon juice, 1 tablespoon po. Ito po yung bula na nakuha natin, nakita nyo po. So, kung di natin naalisin yun, nakalutang po siya dyan, medyo namumuti-muti. Okay na po ito, naboil na natin ng konti yung nilagay nating lemon juice. Pwede na po nating hanguin ito dito sa ating kalan. At hayaan po muna nating lumamig dito sa kaldero natin. Nakita niyo po ang ganda ng kulay. Kasi po dito, nagpaganda ng kulay nito ay yung ating Trehalose na nilagay. Yun po yung nagpapaganda ng kulay at nagme-maintain ng freshness ng mga fruits. At dahil morning ko nga po ito niluto, eto na, ready na ang aking bread. Lalagyan na po natin ng strawberry jam para sa taste test. Nakita niyo po, marami pang buo-buo. Maraming chunks yung aking strawberry jam. Pero nasa sa inyo po yun. Sa mga gusto na talagang walang chunks na naiiwan, pwede niyo pong i-blender yung inyong strawberry bago niyo po gawing jam. Ako po kasi gusto ko merong mga chunks na naiiwan, kaya po hindi ko po ito bine-blender. At pag sigurado na po tayong malamig na ang ating jam, pwede na po nating ilagay sa ating mga jar. Ito na po yung ating finished product, ang aking strawberry jam in a jar. Ready for pasalubong na po ito ngayon. At nakita nyo naman po ang sarap-sarap ng aking strawberry. Ayan, nandyan yung mga buo-buo na strawberry. Ang sarap kainin. Sana po nagustuhan nyo ang aking senior sa inyo ngayon.
Please like and share po ng ating mga videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe, kung ikaw po ay bago dito sa aking channel, please subscribe na po kayo. And don't forget to hit the bell button para po lagi kayong updated sa aking mga new video uploads. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga nanonood ng aking premiere, maraming salamat din po sa inyo. Hanggang sa susunod po nating pagkikita sa mga darating ko pa pong mga recipe, magkita-kita po ulit tayo. Paalam po! Bye-bye!